Si Dina ay isang babaeng lito sa kanyang tunay na kasarian. Isa siyang babae ngunit ang kanyang mga mata ay sa babae rin nakatingin. At ni isang beses sa kanyang buhay ay hindi pa siya nakakaramdam ng pagmamahal para sa isang lalaki. At ngayon ay kasalukuyang nag-aalboroto ang kanyang ama sa kanya. Ano ba, Dina? Ano bang kailangan ko para maitanim ko dyan sa kokote mo na isa kang babae? Isa kang heredera ko, Dina. At nag-iisa kong heredera. Pero goddammit, anong nangyari sa'yo, anak? Paano ito nangyari? Nagkulang ba ako sa'yo? Anong mali ko bilang ama mo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ako papayag, anak, na sa isang babae ka lang din mapupunta. Kung kinakailangan na maglunsad ako ng palakasan at paligsahan para sa mga lalaki upang mapangasawa mo ay gagawin ko. Mariin itong sambit ngunit ang buong puso nito ay nababahala para kay Dina. Si Dina ay nag-iisa niyang anak at hindi siya papayag na lumihis pa ito ng kasarian. Bumuntong hininga si Dina at tumayo mula sa sopa tsaka inakbayan ng ama. Papa, wala kang pagkakamali sa akin at igit sa lahat ay hindi ka nagkulang sa akin bilang ama ko. Ano ba kasing magagawa ko, Papa? Sa hindi ako nauhumaling sa mga lalaki. Kapag may dumadaang sexy sa harapan ko, ay napapakagat labi ako. Maging ako man, Papa, ay nalilito sa kasarian ko. Kung pwede nga lang majiki ng puso at utak ko ay sana ginawa ko na matagal na. Aniya sa ama, sabay na mulsa na parang isa siyang tigasin. Taas-baba naman siyang tinitiga ng kanyang ama at buong katawan nito ay kinakain ng konsumisyon para sa anak. Hindi ganyan, Dina! Saway nito sa anak sabay palo ng kanyang baston sa kamay nito. Hindi dapat ganyan kung kumilos ang isang babae, anak. Dapat pino, hindi maskulado. Ay nako, Diyos ko. Ano bang dapat kong gawin sa'yo, anak? Umayos ka lang. Halos umiyak nitong sambit at nagkibit-balikat na lang si Dina. Papa, ganito na lang. Tatawid ako ng dagat. Iiwanan ko ang Israela Farm para magtrabaho sa syudad. Baka sakaling may lalaki o taong makapagpapabago dun sa akin. At pangako, babalik ako agad kapag nangyari yon. Okay ba? Aniya sa ama at bahagya itong nag-isip. Sige, papayag ako. Pero meron ka lang isang taon para maglayag sa buhay mo. Pagkatapos ng isang taon, ay babalik ka dito. Pagbalik mo, ay may tao akong ipapakilala sa'yo kung wala ka pang dala. At ito ay sa ayaw mo man o sa hindi. Ultimatum nito sa anak at pumayag naman si Dina sa nais nito. Lumabas si Dina ng Israela Farm at pumunta ng syudad upang magtrabaho. Umaasa na may makakausap siyang lalaki o kahit sinong tao na makakatulong sa kaniyang mas makilala pa nang husto ang sarili. Sa pananatili ni Dina sa syudad bilang isang delivery woman ay naging maayos ang lahat sa kanya. Ngunit ganun pa rin ang kaniyang sarili. Wala pa rin ibang tinititigan ang kanyang mga mata kundi mga babae lamang. At kasalukuyang kausap niya ang kaniyang kaibigan sa phone. Ano ba, Logan? Busy ako ha? Off duty ako at marami akong ginagawa. Aniya sa kaniyang kaibigan at may buong pagtutol ang kaniyang boses para dito. Kahit na ang totoo, ay wala siyang ibang ginagawa kundi ang matulog lang buong araw. Dina naman, ikaw lang ang pwede kong hinga ng tulong tapos tatanggihan mo pa ako. Dina, I need to get my wife back. So please, help me. Pakiusap niya rito at inirol yun ni Dina ang kaniyang mga mata. Sige na, basta ikaw. Ano bang kailangan kong gawin para sa'yo? At teka nga, asawa mo na yan eh. Bakit mo pa kukunin? Labag sa loob niyang turan dito at ipinaliwanag ni Logan ang nais niyang mangyari. Sa ganong paraan ay nagkaintindihan ang dalawa at ngayon ay kasalukuyang nasa harap ng isang mansyon si Dina. Sakto, hindi ko na kailangan mag-doorbell. Sambit niya sa kanyang sarili at agad nilapitan ang babaeng katatapon lang ng basura. Excuse me, ikaw po ba si Diana? Tanong niya rito at sinuri siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ako nga. At sino ka? Ah, isa po akong delivery boy po, ma'am. Tingnan niyo pa po ang damit ko. Saad niya rito. Delivery? Wala naman akong natatanda ang order ah. Ma'am,
Pakipirma na lang po itong resibo. Bayad na po kasi ito at pick up na lang ang kulang. Nagmamadali niyang sad rito at napapayag niya si Dina. Tumawid sila ng kalsada kung saan naroroon ang kaniyang motor. At akmang aabotin na nito ang box ng biglang isang lalaki ang dumukot kay Diana. Nagsisisigaw ito at pumapalag ngunit wala itong binatbat sa lalaki. Habang si Logan naman ay tumango kay Dina at mahinang nagpasalamat. Mabilis na isinalampak ni Logan ang kaniyang asawa sa loob ng kaniyang kotse at mabilis na nagpaharurot. Saktong wala nang mga ito nang lumabas ang isang lalaki. Nang makita ang binata ay piliyang ngumiti si Dina tsaka nilapitan nito. Sinong hinahanap mo? Wala na. Kinuha na ng asawa niya. Sa susunod kasi huwag kang magmahal ng asawang hindi mo asawa. Candy, gusto mo? Pangaasar nito sa binata at kay bilis na umusok ang ilong ni Richard dahil sa ines. Kalma ka lang. Nagtatanong lang naman ako kung gusto mo ng candy na sa loob ng bibig ko. Total, mahilig ka namang kumuha ng hindi para sa'yo. Dugtong nito at malakas na tinawanan ang lalaki. Bastos ka! Agresibong wika ni Richard, sabay tinulak ang dalaga. Subalit nang laki lang ang kaniyang mga mata sa kaniyang nahawakan. Ano yun? Ang lambot ah. Tsaka ang laki. Namamangha nitong sambit habang nakatitig sa kaniyang mga kamay. Bastos ka rin ah! Bakit mo hinawakan yung ano ko? Nang gagalaiting sambit niya sa binata. Dahil sa tanang buhay niya, ay lalaki ang kanyang tingin sa kanyang sarili. At ngayon, ay lalaki din ang kauna-unahang nakahawak sa kaniyang dibdib. Anong ano mo ha? Hindi mo maituloy ano? Nahihiya ka. Gusto mo bang ako na magsabi? Ganting pang-aasar din ito sa dalaga at dahan-dahang inihakbang ang kaniyang mga paa palapit dito. At sa bawat hakbang ay ganun din karami ang pag-atras ni Dina. Paano ka ba naging kilos lalaki kung mas malaki pa naman yung dibdib mo kumpara sa ibang babae? Patuloy nitong pang-aasar sa dalaga. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Kung hindi susuntukin na talaga kita! Banta niya rito, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkapikon at kulang na lang ay sasabog na siya sa hiya. Sige, subukan mo. Malaki pa naman ang atraso mo sa akin. At gusto kong halikan ng labi mo ngayon bilang kabayaran sa mga kasalanan mo. Kaya, paisa. Muling banta niya rito habang si Dina naman ay napalunok ng kanyang sariling laway. Base kasi sa itsura ng binatay hindi ito nagbibiro, sabay taas ng kanyang kamay. Isang kamay upang sampalin ito ngunit mabilis itong nasalag ng binata. Isang atras pa ang ginawa ni Dina ngunit natisod siya sa isang bato. Nang makita ni Richard ang pangyayari, ay maagap niyang sinalo ang dalaga, sabay natanggal ang sombrero nito sa ulo at bumalandra sa mga mata ni Richard ang mahaba at makintab na buhok ng dalaga. Ang kaniyang mga mata'y tila napako sa taglay na kagandahan nito at may kung anong umusbong sa kaniyang puso. Habang si Dina naman ay naramdaman niyang mahigpit na pagkakahawak nito sa kaniyang bewang. Para sa hindi angkop na nararamdaman ni Richard para rito, ay walang ingat niya itong binitawan. Umalis ka na, bago pa kita tuluyang halikan. Banta niya sa dalaga na ngayon ay namimilipit sa kirot ng kaniyang bewang. Talagang aalis ako! Akala mo kung sinong gwapo eh! Mga agaw naman! Hirit niya rito, sabay tayo at papilay-pilay na naglakad. Kasalukuyang nasa loob na ngayon ng mansyon si Richard at gulong-gulo ang kaniyang utak kung saan niya pwedeng makikita si Diana. May amnesia ito at tanging siya lang ang naaalala nito. Sa madaling salita, ay siya ang mahal ni Diana at hindi ang legal nitong asawa. Sa lalim ng kaniyang iniisip ay pumasok sa kaniyang isipan ang dalagang kabangayan niya kanina. Could it be? Alam niya kung saan dinala ni Logan si Diana? Sa pantahan niya sa kaniyang isipan. Dahil sa kaniyang hakahaka ay hinanap niya kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Base sa marka ng uniform nitong nakita niya kanina, dahil sa kaniyang impluensya ay agad niyang natuntun kung saan ito nagtatrabaho at kung saan ito nakatira. Kasalukuyang katatapos lang mag-shower ni Dina bilang paghanda sa kaniyang pagtulog, nang biglang
nakarinig siya ng pagkatok sa kaniyang pintuan. "Dis oras na ng gabi ah. Wala naman akong inaasahang bisita." Sambit niya sa kaniyang isipan. "Sino yan?" Aniya sa taong nasa labas. "Papapasukin mo ba ako? Magwawala ako rito." Agad na banta nito sa kanya. Sa boses na kaniyang narinig, ay agad na nanlaki ang kaniyang mga mata nang maalala kung sino ang taong nagmamay-ari ng boses na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yon ng lalaking nanghipo sa kanya noong nakaraang araw. Hindi batid ni Dina kung ano ang kanyang gagawin dahil paano at kay dali siya nitong natuntun. Kalaunan ay kusa na siyang sumuko at pinagbuksan ito ng pintuan. "Ano ba? Gabi na. Bakit ka ba gumagawa ng eksena dito?" Matapang at may katarayan niyang wika rito. Habang ang binata naman ay nakatuon ang atensyon sa katawan ng dalagang malayang nakabalandra sa mga mata niya. "Hoy, tinatanong kita. Bingi ka ba?" Mataray pa rin niyang bigkas rito, lingid sa kanyang kaalaman na nakalimutan niyang nakadamit pang tulog na siya at ang kanyang dibdib ay walang brang suot. "Is it saying hi to me?" Wala sa isip na bigkas ni Richard habang nakatingin sa malaki at galit na bundok ng dalaga. Habang si Dina naman ay unti-unti niyang naaalala ang kaniyang itsura. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang tingin sa kaniyang sarili at tama nga siya. Wala na nga siyang bra at bakat na bakat pa ang kaniyang mga bola. "Manyak! Bastos!" Malakas niyang tili habang namumula ang kaniyang buong mukha sabay sinara ang pintuan. Ngunit agad itong napigilan ni Richard gamit ang isa niyang kamay at agresibo itong pumasok sa loob ng pamamahay ng dalaga. "There is no time for you to yell, to shout and to hide from me. It's too late for you, honey." Malakarisma nitong sambit sabay binuhat ang dalaga at isinablay ito sa kaniyang balikat. "Ibaba mo ako! Hoy! Ibaba mo ako!" Palag niya rito, subalit walang imik ang binata. Hindi nagtagal ay narating na nila ang kotse nito at malakas siya nitong isinalampak sa loob. "Ano bang kailangan mo sa akin ha? Suntukan na lang tayo oh!" Asar niyang hamon rito. Hinawakan ng binata ang kaniyang baba at inilapit ang kaniyang muka sa muka ng dalaga. "You won't win against me." Saad ng binata at halos walang isang dangkal na lang ang layo ng kanilang muka sa isa't isa. Sa pagkakalapit ng kanilang mga itsura ay bumilis ang pagtibok ng puso ni Dina na animoy sasabog na ito sa lakas ng pagpintig nito. Bawat hininga ng binata ay humahaplos sa kaniyang muka at amoy na amoy niya ang bawat pagbuga nito. "Honey, ayoko ng maingay na babae. Now, shut up your mouth or I will kiss your lips." Saad nito sa kaniya at hindi na nagsalita pa si Dina na para siyang isang tutang masunurin. Pumasok na rin sa loob ng kotse si Richard at kailanman ay hindi nagsalita ang dalaga. "Do you know why kung bakit ka nandito sa loob ng kotse ko? It's because I need you to bring me kung saan nagpunta sina Logan at Diana. And I know you know where they are, so don't dare to talk back to me." Istrikto nitong sad sa dalaga at inihagis ang kaniyang tuxedo para rito. "Here, cover yourself before..." "Before ano?" "Before I lose my mind." Palihim niyang turan sa kaniyang isipan. Aminado siyang maganda ang dalaga at hindi rin may tatangging maalindog rin ito. Dagdagan pa, nang nakakahumaling nitong itsura ngayon sa pantulog nitong nightdress. "Never mind." Maiksi niyang sagot rito, sabay malalim na bumuntong hininga. Sa loob ng kotse ay walang nagsalita sa dalawa. Tahimik ang kanilang biyahe hanggang sa nakarating sila sa dagat. Sumakay sila sa bangka at tawid ng dagat ay nandoon ang Estrella Farm. Nang makatawid, ay diretsyong pinuntahan ni Richard kung nasaan sina Logan at Diana. Subalit bigo siya sa kanyang pinunta ng mas piliin ni Diana, ang asawa nito. Labis na nanlumo ang puso ni Richard sa naging pasya nito ngunit wala na siyang magagawa pa. Dahil mabigat ang kanyang loob, ay naglakad-lakad muna siya hanggang sa
napadpad siya sa isang ilog. Umupo siya sa malaking puno at isinandal ang kanyang likod doon. Sa pag-iisa at pagmumuni-muni, ay lingid sa kanyang kaalaman na nakamasid pala sa kanya si Dina. Ano, nauntog ka na ba? Pang-aasar na wika ng dalaga, inis namang inayos ni Richard ang kanyang sarili at malditong tinitigan sa mga mata ang dalaga. Hanggang dito ba naman? Inaasar mo ako? Pwede bang umalis ka muna? Istrikto nitong sambit. Alam mo, Mr. Sungit, naasar ka lang naman sa akin dahil talo ka. Malamang talo ka talaga. Hindi ba naman sa'yo yung babae? Anito at lumusong siya sa tubig. Kung ako sa'yo, maligo ka na lang para fresh ang utak mo nang mahimasmasan ka. Kasi ang mga taong hindi sa'yo dapat hindi inaangkin. Dugtong niya, sabay nilingon ang binata. Sa kaniyang paglingon dito ay bakas sa mukha nito ang galit at inis para sa kanya. Para itong leon na nagpapatalas ng mga ngipin at handa nang lumapas sa bibihagi nito. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang madaldal. Pasalamat ka at mabait pa ako dahil kung hindi ay kanina pa kita nilunod dyan sa ilog. Banta nito sabay walk out, habang si Dina naman ay napasunod na lang ang kaniyang mga mata sa binata. Sa kabilang banda naman ay wala sa tamang pag-iisip si Richard, habang naglalakad at buong katawan niya ay napipikon sa tabil ng dila ng dalaga. She's freak. Nakakapikon siya. Gusto kong hugutin ang dila niya mula sa bibig niya dahil she's a totally freak. Naiinis niyang sambit sa kaniyang isipan nang biglang nag-ring ang kaniyang phone at agad niya itong sinagot. Son, where are you? Saad ng kaniyang ama sa kabilang linya. Dad, I'm sorry kung wala ako ngayon sa office. I'm at Estrella Farm right now, but don't worry, babalik rin ako agad. Paliwanag niya rito. Oh no, need anak. You don't have to hurry. Ako nang bahala sa kumpanya. And you? You stay there, sa Estrella Farm. Dahil ang anak ng kaibigan ko mapapangasawa mo. At nandyan siya sa farm na yan. So stay there more longer. Masayang wika nito sa kabilang linya. What? What is this, Dad? Dad naman. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na ayaw kong magpapakasal sa babaeng ni hindi ko man lang kilala? Mariin niyang tutol rito. Anak, I give you enough time para makahanap ng babaeng gusto mo. But you're eating too much time. Kaya ako nang gagawa ng paraan. Alam mo naman ito, hindi ba? Dati ko pa sinasabi sa'yo na may kumpare ako at nagsumpaan kami na kapag babae at lalaking mga anak namin ay ipapakasal namin sila sa isa't isa. At nagkatotoo nga, babae at lalaking ang anak namin at kayo yun. Masaya pa rin saad nito sa anak. No, hindi ako papayag, Papa. I will leave this place as soon as possible. I, Richard Vasquez, will never marry your chosen woman for me, Papa. Matapang niyang saad sa kaniyang ama dahil hindi siya makapapayag, na pati ang pagtibok ng puso niya ay didiktahan nito. But, I'm afraid, anak. Baka hindi mo na magawa yan. May kabuluhan itong sagot sa kaniya, tsaka pinatayan siya nito ng tawag. Dad! Dad! Aniya, at sinubukan itong muling tawagan ngunit hindi na siya nito sinasagot. Damn it! Damn it! Naiinis niyang bigkas sa kanyang sarili, sabay malakas na hinagis ang kanyang phone sa kahit saang direksyon. Holy crap! Mahina niyang bigkas sa kanyang sarili nang makitang sa direksyon ng mapang-asar na dalaga patungo ang kanyang cellphone. Habang si Dina naman ay walang kamalay-malay habang matiwasay na naglalakad, sabay may kung anong bagay na malakas na tumama sa kaniyang noo. Aray! Ang sakit nun ah! Nahihilo ata ako. Wika ng dalaga habang hawak-hawak ang kanyang noo at pakiramdam niya ay nagkabukol siya dahil doon. Hinanap niya ang bagay na maaring tumama sa kanyang noo at nakita niya ang cellphone. Kanino ba to? Siguradong patay ka sa akin. Aniya sa kanyang sarili at pinindot ang cellphone sabay bumungad sa kanyang mga mata ang wallpaper nitong isang babae. At ang babaeng yon ay si Diana. Mabilis na hinanap ni Dina ang taong nasa malapit sa kanya at iisang tao lang ang nandoon. Habang si Richard naman ay nagdahan-dahan ng umalis.
Hoy! Saan ka pupunta? Harapin mo akong loko ka! Matapang na sigaw ni Dina at agad na nilapitan ng binata. Ikaw lang pala? Hoy! Nananadya ka ba ha? Alam mo bang kamunti ka na akong mahimatay dahil sa cellphone mong to? Gusto mo ba akong patayin? Aba, wala akong kasalanan dyan. Inihagis ko ang phone ko dahil sa inis. Inis na ako ngayon. Inis na ako lalo na sa'yo. At malay ko ba na sasaluhin ng noo mo ang cellphone ko? Maldito nitong bigkas dalaga at napataas ang kilay ni Dina at napikon din ito sa asal ng binata. Inilapit niya ang kanyang noo rito upang makita nito ng husto ang pinsala nito sa kanya. At kasalanan ko pa ang lahat ha? Kasalanan ko pang nagkabukol ako dahil sa katangahan mo? Nakikita mo ba? Nakikita mo ba ang bukol ko ha? Dahil sa kapabayaan mo, nagkabukol ako! Mariin niyang bigkas rito habang nanlalaki ang kaniyang mga mata. Nang mabigkas ang mga katagang yon, ay napatitig si Richard sa namumulang bukol ng dalaga. Nais niyang matawa ng malakas ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili. Aba, bakit? Ayaw mo ba niyan? Ang cute nga eh. Bagay sa'yo, kasi yung dila mo parang kihudas. Katak ng katak. Tsaka hindi ako ang tanga, ikaw. Kita mong hinahagis eh. Sinalo mo naman. Kaninong katanghan ba yun? Sinabi ko bang sulohin mo yun ha? Di ba hindi? O ngayon, sinong may kasalanan? Aniya sa dalaga at hindi nakasagot si Dina. Habang si Richard naman ay tinalikuran ang dalaga na animoy nanalo siya sa bangayan nilang dalawa. Ngunit ang dalaga ay hindi tumanggap ng pagkatalo at isang pilyang idea ang kaniyang naiisip habang nakatitig siya sa lalaking matiwasay na naglalakad. Ganon ha? Bigkas niya sa kaniyang isipan at kiniskis ang kaniyang dalawang palad at humugot ng lakas sabay tinampal niya ang puwet ng binata. What a hard butt! Pangiinis ng dalaga rito habang si Richard naman ay napatigil sa paglalakad. Umiinit ang kaniyang ulo at tenga dahil sa malakas na pang-aasar ng dalaga sa kaniya. Tsaka dahan-dahan itong hinarap. Nang makaharap ito, ay sumabog sa tao si Dina nang makitang namumula ang buong mukha ng binata. Namumula ka ah! First time mo? Gusto mo ulitin ko? Dagdag asar niya rito habang si Richard naman ay tila parang sasabog na sa galit. Why the hell did you do that? Napipiko na sambit ng binata dahil wala pang ni kahit na sino ang nakakasampal ng puwet niya. Masanay siyang sumasampal sa puwet ng mga babaeng na ikama niya. Ngunit kakaiba ito ngayon. Ang puwet na niya ang sinasampal ng isang babae. Oops, hindi akong may gawa nun. Tanggi ng dalaga at binabalik lang niya ang ginawa sa kanyang pagtanggi ng binata at kasalanan nito sa kanya kanina. Are you really picking a fight with me, huh? Pigil niyang wika rito. Tsaka inilapit ang kaniyang mukha sa mukha ng dalaga. Napapitlag naman ang dalaga dahil sa agwat ng mukha nila sa isa't isa. Dahil kulang na lang ay maglapit na ang kanilang mga labi. Sorry na! Saad niya rito at naningkit ang mga mata ni Richard. Are you afraid na halikan kita? Panunubok nito sa dalaga at napaatras ito sa kaba. Ngunit lalaki si Richard. Kapag medyo naapektuhan ng babae sa kanya, ay mas lalo siyang ginaganahan. I see. Takot kang ang mahalikan. Ang mga first-timer talaga ay natatakot sa umpisa. Don't show me your bothered face. Dahil mas lalo akong umiinit. Panunokso nito sa dalaga at sunod-sunod namang napalunok ng sariling laway si Dina. Kakaiba ang presensya ng lalaki para sa kanya. Para itong masamang lalaki sa paningin niya kahit wala pa itong ginawa. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako takot ah. Sino bang nagsabi sa'yo na natatakot ako? Palaban niyang turan rito at isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa labi ng binata. Then that's good. Palaban ka. Saad niya rito tsaka malakas na kinabig ang bewang ng dalaga. Sabay mariin itong hinalikan. Nang maglapit ang kanilang mga labi ay nanlaki ang mga mata ni Dina. Hindi niya alam
kung ano bang dapat ang kanyang maramdaman dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na mahalikan siya ng isang lalaki. Habang si Richard naman ay ninanamnam ang malambot at matamis na labi ng dalaga at mas natukso pa siyang halikan itong muli. How was that? Nag-enjoy ka ba sa haliko? Sambit ni Richard nang maglayo ang kanilang mga labi. Habang si Dina naman ay natutulala habang nakatingin sa binata. Halo-halo ang kanyang nararamdaman ngayon. Hiya sa sarili at galit para sa binata. Animal ka? Galit niyang sambit at agresibo ang hinawakan sa balikat ang binata, tsaka sinipa ito sa bayag. Bastos ka! Bakit mo ako hinalikan? Yan ang bagay sa'yo! Galit na galit niyang bigkas at walang awang iniwan ang binatang namimilipit sa sakit. Damn you! Kapag ito nabasag, magbabahid ka talaga sa'kin at hindi lang halikang aabutin mo sa'kin. Tandaan mo yan! Sigaw niya sa dalaga habang patalon-talon sa sobrang sakit ng kaniyang gitna. Subukan mo! Dahil pipinuhin ko yung bayag mo na parang harina! Balik sigaw rin ng dalaga rito. Oh God! She's not a tomboy for nothing. Bakit puro kamalas na lang ang nangyayari sa akin dito? Is this a cursed island? Aniya sa kanyang sarili habang hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nung humupa ang sakit sa kanyang nararamdaman, ay tinahak ni Richard ang sariling daungan ng Estrella upang sumakay sa barko. Ngunit ang lalaking kasalukuyang kinakausap niya ay taas baba lang siya nitong tinitigan. Hey, what's the matter with you? Pasasakayin mo ba ako o hindi? Inip niyang sad rito habang ang lalaking nasa harap niya ay panayang tingin ito sa kanya at sa hawak nitong tila litrato. Nang masigurado ng lalaki na ang binatang nasa picture at ang taong kaharap ay iisa, ay namulsa muna ito bago nagsalita. Sir, bawal ka pong sumakay sa barko namin. Tanggi nito sa kanya. Hindi pwede? Bakit puno na ba? Kung hindi pwede sa maliit niyong barko eh, doon na lang sa bangka. Don't worry, I will pay you more than your monthly salary here. Saad nito, ngunit umiling lang ito sa kanya. Sir, hindi po talaga pwede. Muling tutol ng lalaki na siyang ikinainis ni Richard. And why not? Ano ba yung hawak mo ha? Let me see. Istrikto nitong sambit sabay hablot ng litrato mula sa kamay nito. And why the hell you have my picture? Saan mo to nakuha? Sino nagbigay nito sa'yo? Mariin niyang tanong rito. Sir, sumusunod lang kami sa utos. Kanina po ay may matandang lalaki ang nandito. Ibinigay niya sa amin ang picture mo at sabi niya huwag kang palabasin ang islang to. At ganun din ang utos sa amin ng boss namin. Pasensya na po sir. Sumusunod lang kami sa utos. Sige po, may trabaho pa po kami. Magalang nitong paalam sa kanya at hindi na siya nito binalingan ng atensyon. What the hell is going on here? Bagsak balikat niyang sambit at mabigat sa loob na bumuntong hininga. Nais na niyang makaalis sa isla dahil nasa isla na ito ang babaeng nagpapainit ng kanyang ulo at dugo. Iniisip pa lang niya ang pagkakataon na baka ay muli silang magkita nito ay hindi na siya natutuwa. Sa gitna ng kanyang pagkainis ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama at kating-kating niya itong sinagot. Dad, what are you doing? Why did you do this to me? You trapped me with this unhappy island. Dad, listen, I have work, okay? Kaya pauwiin mo na ako. Saad niya rito. Like I said, nasa isla na yan ang magiging asawa mo. I want that woman for you, anak. At gusto ko na sa pagbalik mo ay kasama mo siya na may magandang balita kang dala para sa akin. Anito sa kanya at hindi ito nagustuhan ni Richard. What's the matter to you, Dad? Hindi ko magagawa ang gusto mo. I don't even know her. Eh di kilalanin mo siya. Problema ba yun? Sige na anak, I have to go. Anito sa anak bago pinatay ang tawag. Hay, nakakainis na. Para kong pinagkaisahan ng mundo. Angal niya sa kanyang sarili at namewang. Kailangan kong makita si Mr. Estrella. Kakausapin ko siya tungkol dito. At kung kailangan kong makipag-usap ay gagawin ko.
makaalis lang ako sa isnumpang isla na ito. Dugtong niya at saka nagpakawala ng napakaraming hangin dahil hindi niya rin alam kung saan makikita si Mr. Estrella. Naglibot-libot si Richard sa buong farm at hindi siya nahirapan sa paghahanap kay Mr. Estrella dahil ito ang may-ari ng malaking farm. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kararating pa lamang ni Dina sa kanilang mansyon na may mainit na ulo. Ma'am, malamig po ang hangin ngayon ano? Masayang bungad ng isang kasambahay upang pagandahin sana ang araw ng dalaga. Oo nga manang, pero mainit talaga ang ulo ko eh. Anito sa ginang. Eh, bakit po? Ano po bang nangyari ma'am? Nakikita mo po ba itong bukol sa noo ko? Kagagawa nito ng hinayupak na lalaki dyan sa labas. Ang sarap niyang sakalin manang, hanggang sa mawalan siya ng hininga. At alam mo ba manang? Sabi niya, bagay daw sa akin to dahil daw mukha akong Judas. Naririnig mo ba ako manang? Ang kapal ng mukha niya tsaka ito? Bigkas niya, sabay turo ng kanyang labi. Ito manang, dito, talagang dito mismo hina. Bigkas niya ngunit hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil nahihiya siya kung may iba pang makakaalam sa mga nangyari kanina. Hinalikan ka po ba ma'am? Dugtong nito sa kanya at kay bilis na nanlaki ang mga mata ni Dina. Ngunit itinatak niya sa kanyang isipan na walang makakaalam ng nangyari kanina bukod sa kanya. Inayos niya ang kanyang sarili at umaktong kalmado. Hinalikan? Hindi ha. Walang ganon. Hindi. Hindi nangyari yon. Wala. Tanggi niya rito at peking umiti. Dina! Anak! Ikaw ba yan? Nasasabik na wika ng Don nang mapansin ang kaniyang anak. Medyo matagal-tagal din silang hindi nagkita at nasisihan siyang muli itong nasilayan. Why didn't you tell me na darating ka? Dugtong nito at mahigpit na niyakap ang anak. Sana sinabi mong uuwi ka para naman nakapaghanda ako para sa'yo kahit konting salo-salo man lang. Nga pala anak, bakit ka umuwi eh? Hindi pa tapos ang taong pinag-usapan natin. Nakahanap ka na ba ng taong para sa'yo? Tanong nito sa kanya at nagkibit balikat ang dalaga. Hindi pa po papa. Napauwi lang ako dito ng biglaan dahil na-miss kita. Palusot niya rito. Ang lambing naman ng anak ko. Pero tutal, nandito ka naman sa lugar natin eh. Bawal ka nang lumabas mula sa Estrella Farm. Wika nito at mabilis na kumunot ang noo ni Dina na may buong pagtataka. Bakit hindi ako pwedeng lumabas ng Estrella Farm, Papa? Anong meron? May sakit ka ba? May masakit ba sa'yo at kailangan mo ako sa tabi mo? Aniya rito at bakas sa kaniyang mukha ang pag-aalala sa kaniyang ama. Iniling nito ang ulo. Wala akong sakit, anak. At walang masakit sa'kin. Baka nakakalimutan mo ang kasunduan natin na sa oras na bumalik ka rito sa Estrella ay hahanapan kita ng magiging asawa. At ito na ang tamang oras na yon. Saad nito sa kanya. Papa, wala sa usapan natin na ganito kaaga. Tsaka papa, hindi ko ata kayang magkaroon ng lalaki sa buhay ko. Wala akong nararamdaman para sa isang lalaki. At sino tong lalaking to, papa? Ito na naman ba ang lalaking sinasabi mo sa akin noon na anak ng kumpare mo? Aniya rito at bumuntong hininga ang kaniyang ama at ramdam niya ang bigat sa kalooban nito. Hindi lingid sa kalaman ni Dina na ayaw ng kanyang ama na sa babae siya mapupunta. Kaya naiintindihan niya kung bakit mabigat ang loob nito. Anak, kung hindi ka talaga babae, pagbigyan mo na lang ako sa isa ko pang hiling. Nais kong makisama ka sa lalaking darating sa bahay na ito ngayong araw. At siyang gusto kong maging asawa mo anak. Matanda na ako. At nais kong makita kang nasa mabuting kalagayan bago man lang ako pumanaw. Pakiusap nito sa kanya. Yun po ba talaga ang gusto mo para sa akin, Papa? Aniya at hindi niya ito matiis. Oo, anak. At kung hindi talaga titibok ang puso mo sa isang lalaki ay tatanggapin kong ganyan ka talaga. Pero anak, pagbigyan mo muna ako. At kung maaari ay umaasa akong magkakaroon ka ng asawa. Anito at hindi na niya ito tinutulan pa. Mahal niya ang kanyang ama
at ang kahilingan nito ay hindi niya kayang hindian. Sa gitna ng pag-uusap ng mag-ama, ay nagmamadaling tumatakbo ang mga kasambahay palapit sa kanila. Don Ernesto, may lalaking naghahanap po sa inyo at gustong-gusto ka po niyang makausap. Papapasukin ko po ba? Ulat nito sa kanya. Iyan na yata ang lalaking inaasahan ko. Sige, papasukin mo. Utos niya sa kasambahay at nagmadali itong lumisan upang papasukin ang lalaking nasa labas. Nang mapagbuksan ang binata at dinala niya ito sa harapan ng mag-ama, Ikaw na naman? Halos magkasabay na sambit ni Nadine at Richard at kulang na lang ay isumpa nilang isa't isa. Oh, sounds great! Parang magkakilala na kayong dalawa. Masaya ako at hindi ko na pala kayo kailangan na ipakilala sa isa't isa. Maligayang wika ni Ernesto at hindi nito ramdam ang mainit na dugo ng dalawa sa isa't isa. Papa, paalisin mo ang lalaking yan. Ayoko siyang makita. Kumukulo ang pasensya ko sa lalaking yan. Inis na bigkas niya at maldito siyang tinitigan ng binata. Manahimik ka nga dyan dahil hindi ikaw ang sadya ko rito. Ang sadya ko rito ay si Don Ernesto, kaya manahimik ka dyan. Saad niya sa dalaga at pinukol ang kanyang atensyon sa Don. Mawalang galang na po. Ikaw po yata si Don Ernesto. Ako nga, iho. Sagot nito sa kanya. Don Ernesto, nandito po ako para hilingin sa inyo na paalisin niyo po ako rito sa Israela. Maraming mga trabaho ang naghihintay sa akin at hindi ko magagawa ang mga yon kung bawal akong lumabas mula rito. Don, my company needs me. Please let me out of here. Pakiusap niya rito at umiling ang Don. Batid kong nagkausap na kayong dalawa ng iyong ama, iho. At batid mong alam mo na kung bakit ka bawal lumabas dito sa Israela. Yun ay kailangan mong makisama at tibigin ang anak ko. At walang iba kundi siya. Siwalat nito sabay akbay sa kaniyang anak. Dahil sa narinig ay agad na nagtama ang mga mata ng dalawa. Ang kanilang mga mata ay naglalaban na para bang nasusunog sila sa isa't isa at kinasusuklaman nila ang idea na dapat nilang pakisamahan ang isa't isa. Ibinalik ni Dina ang kanyang tingin sa kanyang ama at puno ng pagtutol ang kanyang muka sa nais nitong mangyari. Papa, pwede bang ibang lalaki na lang? Dahil sinusumpa ko, hindi kami magkakasundo ng lalaking yan kahit kailan. Wala siyang modo, papa, at walang dating. Panglalait niya sa binata. Kung wala akong dating, mas lalo ka na. Wala kang kataste sa katawan. Tingnan mo nga yan kung paano ka manamit at kumilos. Para kang tuod na kahit hipan man ang malakas na hangin, ay matigas pa rin. At kahit kailan, ay hindi kita magugustuhan. Anito na parang kinasusuklaman niya ang dalaga. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa, ay tumawa ang Don Ernesto. Ganyan na ganyan din kami ng ama mo noon, iho. Parang pinapaalala niyo sa amin ang una naming pagkikita. Madalas din kaming magbangaya noon at sa bawat araw na nagkakasalubong kami palaging nag-aabot ang mga kamao namin. Pero isang araw ay natagpuan na lang namin ang aming mga sarili na magkasamang tumatawa. Naging magkaibigan kami at nabuo ang pangako namin sa isa't isa na ipapakasal namin ang mga anak namin balang araw. Saad nito na siyang hindi tanggap ni Dina. Papa, bakit niyo kami dinamay sa katarantaduhan niyo? Eh hindi pa nga kami nabubuo nung araw na nagkasundo kayo. Wala kaming parte sa naging sumpaan niyo eh. Reklamo ng dalaga sa kaniyang ama. Ah basta, ang kasunduan ay kasunduan. At nandito kayong dalawa upang tuparin ang matagal nang naipangako. Wika ng Don, sabay sinenyasan ang dalawa niyang tauhan. Mabilis na pinigilan ng mga ito sina Richard at Dina. Sinubukan ng dalawang pumalag ngunit wala silang nagawa sa mga ito at kasunod nun ay natagpuan nila ang kanilang tig-isang kamay na nakaposas. Papa, ano ito? Hindi ko ito gusto. Pakawalan niyo kami, Papa! At hindi ko kayang makisama sa pangit na lalaking to! Saad niya at maldito siyang tinitigan ng lalaki sa mga mata. Hindi rin nagpatalo si Dina at masama rin niyang tinitigan sa mga mata ang binata. Akala mo kung sino kang maganda, eh para kang ang cowboy. Panglalait ni Richard sa dalaga habang nagdidikit ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagkainis. At ikaw,
para kang isang pangit na rambutan, yung nabubulok na. Ganti niya rito at ang ibig niyang sabihin ay ang braso ng lalaking merong makapal na balbon at patuloy pa rin ang dalawa sa paglalaban. Habang ang doon naman ay lihim na tumatawa. Ang puso nito ay umaasang makakatagpo rin ang kanyang anak ng katapat nito at yun ay si Richard. Papa, pakawalan mo na kami dahil mapapatay ko ng lalaking to. Inis niyang sambit at tipid nang umiti ang Don. May paraan para pakawalan ko kayong dalawa. Mamayang gabi ay may laro tayo. Iinumin niyong dalawang wine na ibibigay ko sa inyo. At dito sa loob ng mansyon ay may 11 tayong kwarto. Kailangan na magkasundo kayo dahil dalawang susi lang ang ibibigay ko sa inyo. Ang isang susi ay para kay Richard. Ang isa naman ay para sa iyo, Dina. At kailangan niyong magkasundo dahil kahit dalawang kwarto ang ibinigay ko sa inyo ay iisang kwarto lang ang kailangan niyong pasukan. At nakadepende yun sa inyo kung kaninong kwarto ang nais niyong matulog. Sa kwarto ba ni Richard o sa kwarto mo, Dina? Saad ng Don at pasimpleng tumawa bago iniwan ang dalawa. Matapos ng pag-uusap na yun ay hindi pa rin magkasundo ang dalawa. Dahil nakaposa sila, ay kailangan kung saan nais pumunta ng isa, ay doon din ang isa. Para silang ulo at buntot na kailangang magkasama. Sumapit ang gabi ay isinagawa na ng Don ang kaniyang plano. Pinainom niya ang dalawa hanggang sa malasing ang mga ito. At ngayon ay kasalukuyang languna ang dalawa sa alak. Sa kwarto ko tayo matutulog. Utos ni Richard sa dalaga at nais niyang huwag na itong pumalag sa gusto niya. Subalit ayaw patalo ni Dina. Pamamahay ko to at hindi maganda para sa babae ang matulog sa silid ng isang lalaki. Pamamahay ko to kaya sa kwarto ko tayo matutulog. Mariin niyang bigkas. Kapwa na sila lasing ngunit nakuha pa nilang magbangayan. Lalaki dapat ang masusunod at ako ang tunay na lalaki sa ating dalawa. Sa ayaw at sa gusto mo ay sa kwarto ko tayo matutulog. At wala akong pakialam kung pamamahay mo pa ito. Basta ang gusto ko ay gusto ko. Saad niya sa dalaga, sabay tayo mula sa kanyang kinauupuan. Napatayo naman si Dina nang mahila siya ng lalaki. Sa kanilang pasuray-suray na paglalakad ay nadapa si Richard. Dahilan upang madapa rin si Dina. Ano bang katangahan yan? Lalaki pero lampa. Saad ni Dina, siya katumayo mula sa kanyang pagkakadapa. Ngunit isang hakbang pangalang ang kanyang nagagawa ay muli na siyang natumba sa ibabaw ni Richard. Napahilig ang kanyang ulo sa dibdib nito at dala ng kalasingan ay doon na siya natulog. Habang si Richard naman ay humihilik na rin. Habang ang Don naman ay pasimpleng napatawa sa itsura ng dalawa. Panayang bangayan ngunit nakomportable naman sa isa't isa habang humihilik. Nang mapagtantong mahimbing na ang dalawa sa pagkakatulog, ay inutusan ng Don ang kanyang mga tauhan na ipasok na ang dalawa sa isang silid. Kinabukasan, ay unti-unti nang nagising si Dina. Nais nang bumuka ng kanyang mga mata, ngunit mabigat pa rin ang mga talukap niya sa kanyang mga mata at nais pa niyang matulog. Habang nakapikit ang kanyang mga mata ay may magandang amoy siyang nalalanghap sa kanyang ilong. Isang amoy na kaaya-aya, at kay sarap amuyin. Ay, ang bango ng unan ko. Siguro ganito talaga ang pakiramdam kapag medyo matagal-tagal kang hindi nakahiga sa sarili mong kama. Aniya sa kanyang isipan at humalukip-kip sa inaakala niyang unan. Mabigat pa ang kanyang katawan kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. Napakunot ang kanyang noo ng mapagtantong tila kay laki naman ng kanyang unan. Kinapaka pa niya ito at pinisil-pisil. May ganito ba akong unan? Tanong niya sa kanyang isipan habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at kay bigat pang idilat ang mga ito ng tuluyan. Maya-maya lang ay may narinig siyang umuungol sa kanyang tabi at ang una na kanyang niyayakap ay yumakap din sa kanya. Labag man sa loob ay pilit na idinilat ni Dina ang kanyang mga mata at bumalandra sa kanyang paningin ang mukha ng lalaking kinaiinisan niya. At sobrang lapit pa ng mukha nito sa mukha niya. At hindi lang yon, mahigpit pa silang nagyayakapan. Halimaw!
Malakas na tili ng dalaga at dahil doon ay napamulat din si Richard at maging ito ay napasigaw din. Dahil ang mukha ng dalaga ay ang mukha na ayaw niyang makita sa kanyang magandang umaga. Sabay silang napatayo sa kama at magkaibang direksyon ang tinungo na animoy diring-diri sa isa't isa. Ngunit bumalik lang sila sa kama at malakas na nauntog ang kanilang mga ulo sa bawat isa. Huli na nilang napagtanto na nakaposas pa rin pala sila. Sabay silang napatingin sa posa sa kanilang mga kamay at nagkatinginan silang dalawa na tila inais na nilang umiyak at magwala. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana pumunta dito sa Israela Farm, edi sana hindi na ako natrap sa gantong sitwasyon kasama ka. Inis na bigkas ng dalaga sa binata. Mas kasalanan mo to, dahil kung tunay ka lang na babae, edi sana hindi ka nahirapan maghanap ng lalaking gusto ng ama mo para sa'yo. Sana nakapag-asawa ka na at hindi na ako nadamay sa gulong to. At sana, kung hindi ka tigasin, edi sana mas madali kitang magustuhan. Maganda ka pa naman. Matamis pa naman yan. Wika ni Richard at ang ibig niyang sabihin ay ang labi ng dalaga na minsan na niyang inangkin. Dahil sa mga katagang yon, ay natahimik si Dina. Namula ang kanyang mukha at uminit ang kanyang tenga na para siyang isinabit sa kalan. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Richard ang pamumula ng pisngi ni Dina. At isang pilyong ngiti ang humulma sa labi ng binata. Namumula ka. Gusto mo ulitin natin? Total malaki ang utang mo sa akin. I am trapped with you. Kaya para akong preso na napipilitang makasama ka. Saad niya sa dalaga. Binabastos mo ba ako? Galit niyang turan dito. Umiling naman si Richard bilang tugon. No, I'm asking lang. Baka kasi nagustuhan mo rin ang haliko. I remember na dilat na dilat ang mga mata mo noong hinalikan kita. Tsaka pumikit ka rin naman na parang nilalasap mo ang bawat haliko sa bawat pagdampi ng mga labi ko sa labi mo. Nakakalokong sad ng binata at bahagyang tumawa. Hindi nagustuhan ni Dina ang mga katagang binitawan ng binata sa kanya at kay bilis na lumipad ang isang kamay niya para dito. Subalit, agad itong nasalag ni Richard. Bahagya silang nagtalo ng kanilang lakas pero walang palag si Dina sa binata. Nagpagulong-gulong sila sa kama hanggang sa napaibabawan siya ng binata. Muli silang nagkatinginan. Ang puso ng dalaga ay agad na binalot ng kaba at pangamba na baka maulit muli ang halik na namagitan sa kanilang dalawa ni Richard noon. Habang ang binata naman ay agad na naakit sa magandang hubog ng mga labi ni Dina. Nararamdaman niya rin sa kanyang dibdib ang malambot na dibdib ng dalaga at bumalik sa kanyang isipan na minsan na niya itong nahawakan. Ang katawan ng binata ay agad na nagbago. May kung anong sensasyon siyang naramdaman para kay Dina. Buong katawan niya ay biglang uminit. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis na animoy sa sabog na ito anumang oras. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang muka palapit sa mukha ng dalaga at natutokso siyang halikan itong muli nang biglang putuli ng dalaga ang kaniyang pantasya. Subukan mong halikan akong muli. Alalahanin mo, kamay ko lang ang nakaposas at hindi ang mga paa ko. Baka gusto mong matuhod kita ulit. Banta niya at napangiwi ang binata. Parang masakit ulit yan ah. Bigkas niya sa kanyang isipan nang naudlot ang balak. Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ng dalaga na parang isang maamong tupa na takot sa amo. Hay, kung hindi lang masakit ang sipa mo, hahalikan talaga kita. May pangihinayang niyang wika sa kanyang isipan. Nakontento ang dalawa na nakahiga lang sila sa kama. Subalit kalaunan ay nakaramdam si Richard ng kakaiba sa kanyang ibaba tsaka mabilisang tumayo. Naiihi ako. Saad ng binata tsaka mabilisang hinila ang dalaga. Hoy, saan ka pupunta? Taranta niyang saad sa binata. Naiihi nga ako. Halika na. Huwag mo na akong pahirapan pa. Sasabog na. Pakiusap ng binata ngunit kahit anong hila niya sa dalaga, papuntang CR, ay ganun din ang paghila sa kanya ni Dina pabalik sa kama. Ayoko nga. Nakakadiri ka. Pumunta ka sa CR mag-isa mo. Tutol niya rito.
at hindi niya gusto ang ideya na pati sa CR ay dapat silang magkasama. Sa sabog ng pantog ko, pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte pa. Ihing-ihi na ako at hindi ko na kaya. Kumbinsin niya rito subalit na natiling matigas si Dina. Ayoko nga. Ano ka, hello? Sinuswerte? Ayoko nga. At bahala ka kung maihi ka man dyan sa pantalon mo, wala akong pakialam. Basta ang hindi ay hindi. Matigas niyang sabi rito. Kapag ba naihi ako sa pantalon ko, maaati mo bang makita akong naguhubad ng pantalon ko at underwear sa harapan mo? Panunubok niya sa dalaga. Napatingin naman sa kanya si Dina nang napakaseryoso at bahagya itong nag-isip. Tinitigan niya ang buong katawan ng lalaki hanggang sa naagaw ng nakabukol nitong gitna ang kaniyang atensyon. Hindi ko ata kayang makitang ganyan. Sambit niya sa kaniyang sarili. Oo na! Sige na! Tara na! Labag sa loob niyang bigkas. Mabilis namang pumasok ang binata sa CR, ngunit nang nasa loob na sila ay muli silang nagkatinginan at bawat tingin nila ay may kabuluhan ang makita ng dalagang binubuksan ni Richard ang lak ng pantalon nito. Sa isang iglap ay lumaki na parang buwan ang mga mata ni Dina. Huwag mong sabihin na maghuhubad ka dito mismo sa harapan ko. Ang halay-halay mo ah! Naiilang niyang sambit at hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman ukol rito. Alam nga naman, saan ako maghuhubad? Nakaposas ako sa'yo. Dina, alalahanin mo. Limitado lang ang galaw ko dahil buntot kita at buntot mo ko. Sambit ng binata at napailing ang dalaga. Si Richard ang maghuhubad pero siyang mas kinakabahan kesa dito. Hindi ko kaya to! Natatakot niyang wika habang umiiling, sabay talikod upang lumabas. Subalit mabilis siyang binuhat ng binata. Dito ka lang, parang awa mo na. Ihing-ihi na ako, sabi. Napipikon niyang turan, sabay pasok sa loob ng CR. Habang si Dina naman ay naiwan ang kanyang katawan sa labas ng pintuan at tanging isang kamay lang niyang sumama kay Richard sa loob ng CR. Dahil sa pagkakataong yon, ay saglit na natahimik si Dina at nakafocus siya sa pakikiramdam kung ano ang ginagawa ni Richard sa loob. Bahagya siyang nakalma at nakampante nang biglang tila'y sumagi ang kanyang kamay sa hindi niya mabatid na bagay. Hoy, hoy! Richard! Ano yon? Ano yung nasagi ng kamay ko ah? Pinagsasamantalahan mo ba ang kamay ko? Taranta niyang tanong dito at hindi niya gusto ang sagot na nasa kanyang isipan. Wala yon. Balat lang yon. Pwede ba? Patahimikin mo nga tong kamay mo. Ang kulit eh. Kaya kung ano-ano na lang nasasagi. Ano? Balat lang? Eh bakit parang iba? Nababahala niyang turan. Sabing balat lang, ano bang nasa isip mo? Tanong nito sa kanya't natahimik si Dina. Ayaw niyang sabihin rito kung ano ang laman ng kanyang utak. Wala. Nagtatanong lang. Palusot niya rito. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Richard sa kaniyang ginagawa. Nang makalabas ito sa CR, ay sabay silang nakarinig ng pagkulo ng kanilang mga tiyan. Mamaya na tayo magtalo ah. Gutom na ako. Saad niya sa dalaga at mabilis silang nagkasundo. Agad silang bumaba ng hagdan at panay ang pagtawag ni Dina sa mga kasambahay nila sa mansyon ngunit ni isa'y walang lumapit o sumagot. Nang matahak nila ang kusina, ay nakakita sila ng isang papel sa ibabaw nito. Agad itong kinuha ni Dina at binasa. Nang matapos itong basahin, ay mabigat na napabuntong hininga ang dalaga. Anong sabi raw sa sulat? Usisa ni Richard. Sabi, walang mga tauhan dito sa loob ng mansyon. Wala din daw si Papa at babalik siya dito sa hindi alam na araw upang tingnan kung magkasundo na tayo. Kapag magkasundo na tayo, ay tsaka lang nila tayo pakakawalan. Aniya sa binata at sabay silang napabuntong hininga. Simula sa araw na yon, ay napilitan ng dalawa na mas makisama sa isa't isa. Mula sa pag-shower ay kailangang magkasundo sila, sa pag-CR at sa pagkain. Ngunit mas madalas pa rin silang magtalo kaysa magkasundo. Kasalukuyang nakaupo ang dalawa ngayon habang nagkakape at ni isang kibuan ay walang ginagawa ang dalawa. Nakakabingi naman ang katahimikan. Wika ni Richard sa kanyang isipan at bahagyang umubo upang umpisahan ang pakikipag-usap sa dalaga.
Di na. Matanong ko lang. Hindi naman sa nanghihimasok ah. Gusto ko lang matanong kung may naging boyfriend ka na ba o naging girlfriend. Tanong niya rito. Habang si Dina naman ay may buong pagtataka niyang tinitigan ng binata. Seryoso ba to? Kinakausap ba ako ng lalaking to? Himala yata. Dapat ko ba siyang sagutin o asarin? Aniya sa kanyang isipan at bahagya pa siyang nag-isip. Sa bagay, mabait naman siya. Nag-aasaran lang naman kami dahil ako ang nauuna. Dugtong niya sa kanyang isipan at pinag-cross ang kaniyang mga paa. Wala pa akong naging girlfriend. Ganon din sa lalaki. Wala pa akong naging boyfriend. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ba ako. Ako ba isang babae o isang pusong lalaki? Lito ako sa kasarian ko. Hindi pa rin naman ako naiinlam sa mga babae at sa lalaki rin. Madalas lang akong humanga sa mga babae. Katunayan nga'y sinubukan kong manligaw sa isang babae noon. At taga rito lang din siya sa Israela. Pero tinigil ko rin. Sagot niya dito. Tinigil? At bakit naman? Ewan? It doesn't feel right kaya tinigil ko. Naghahanap lang ako ng kasagutan sa mga tanong ko. Kapag may nakita akong maganda o sexy, ay agad na nakukuha nila ang mga mata ko. Agad akong humahanga at hindi ko alam kung tama ba yun o normal lang. Pagdating naman sa lalaki, hindi pa ako nakaranas ng magmahal ng lalaki. Tsaka buong buhay ko, si Papa na ang idol ko. Siya na ang mahal ko. Kaya parang sapat na sa akin na kami lang dalawa. Eh di hindi ka tomboy. Hindi porket hindi ka pa nagmahal ng lalaki, ay ibig sabihin nun ay hindi ka na magkakagusto sa kagaya ko. Baka mamaya niyan, ako din talaga ang gusto mo. Hirit pa nito. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pikon niyang sad rito sabay taas ng kanyang baso at handa itong itapon sa binata. Easy lang, biro lang naman eh. Pero totoo ang sinasabi ko, hindi ka tomboy kung yan lang ang basihan mo. Natural lang din sa isang babae ang humanga sa kapwa niya babae. I mean, may mata ka, may mata tayo. Na-appreciate lang natin ang kapwa natin, but it doesn't mean na may kahulugan na yun. Paano mo naman yan nasabi? Tanong niya sa binata at nagkibit-balikat si Richard. Kasi ganun din ako. Minsan na may mga kapwa lalaki na napapansin kong taglay nilang galing o kagupuhan. That's what we call appreciation. And there's nothing bad about that. Aniya sa dalaga at napangiti si Dina sa sinabi nito. Hindi niya sukat akalain na ang taong kabangayan niya ay ang taong makakausap niya sa seryosong mga bagay. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Did I say something wrong? Takang tanong niya sa dalaga at umiling ito sa kanya. Wala. Ngayon ko lang napagtanto na pwede din pala tayong mag-usap ng maayos. Sagot niya rito habang hindi nabubura ang ngiti sa kaniyang mga labi. Habang si Richard naman ay nahuhumaling sa mga ngiting yon at hindi niya magawang alisin ang kanyang mga mata mula rito. You know, maganda ka naman eh. I like the way you smile. Maganda ang mga ngiti mo. And to be honest, kahit wala kang ka-arte-arte sa katawan, ay maganda ka pa rin. You don't need any makeup or elegant dress to look pretty. Yourself alone are pretty enough to shine. Papuri niya sa dalaga. Napayuko naman si Dina at lihim na ngumiti. Dahil si Richard pa lang ang unang lalaking pumuri sa kanya ng ganoon. Noon kasi ay may mga lalaking pumupuri sa kanya na maganda siya pero kailangan daw niyang magsuot ng ganito at ganyan. Bagay na hindi niya nagustuhan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay may kumatok sa kanilang pintuan na siyang umagaw sa atensyon ng dalawa. Si Papa! Baka si Papa na yan! Halika, akbayan mo ako para mapaniwala natin siyang okay na tayo. Bilis! Apura niya sa lalaki at inakbayan nga siya ni Richard. Nang magdikit ang kanilang mga balat, ay tila may kung anong kuryente ang kumukonekta sa kanila, gayon pa man ay hindi na nila ito pinansin. Agad nilang tinungo ang pintuan, tsaka binuksan ito. Doon bumalandra ang isang sexy at magandang babae. Dina? Sambit ng babae sa pangalan ng dalaga't yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Akala ko bali-balita lang na nandito ka na, kaya pinuntahan na kita dito para malaman ko ang totoo. Dina, na-miss kita.
Bakit ka nawala ng ganun na lang? Balak pa naman kitang sagutin. Malamyos na wika nito sa dalaga at napatingin si Richard sa dalaga sabay inilapit ang kanyang labi sa tenga nito. Siya ba yun? Siya ba yung babaeng niligawan mo nun? Bulong niya rito at pasimple siyang tinanguan nito bilang tugon. Ah, Lani, pasok ka muna. Saad ni Dina sa dalaga at pumasok nga ito sa loob ng mansyon. Kasalukuyang nasa iisang mesa ang tatlo ngayon at hindi mapigilan ni Lani ang maintriga sa dalawa. Bakit kayo nakaposas? What's happening here, Dina? Matagal pa naman akong naghintay sa'yo na bumalik tapos ngayon nakaposas ka sa iba. Nakakatampo ka, Dina. Anito, habang nakabusangot ang uso. Habang si Richard naman ay tahimik na nakikinig sa dalawa. Mahabang usapin tong nangyari sa aming dalawa pero... Ano? Sabihin mo sa akin, Dina. Niloko mo ba ako? Agad na sambit ng dalaga habang si Richard naman ay pinipigilang tumawa. Ang lakas kasi ng loob nitong magtanong kung niloko ba ito eh nililigawan pa lamang ito noon ng dalaga. Manahimik ka nga dyan. Inis na sambit ni Dina sa binata, sabay siniko ito sa tagiliran bago binalingan ng atensyon si Lani. Lani, hindi kita niloloko. Walang ganon. Kung walang ganon, edi halikan mo ko. Demanda nito sa kanya. Ay, walang ganyanan. Agad natutol ni Richard nang marinig ang mga katagang yon sa labi ni Lani. Tila ba may kung anong pagtutulang nabuo sa kaniyang puso at pakiramdam niya'y walang ibang pwedeng umangkin sa labi ni Dina, kundi siya lamang. Masama naman siyang tinitigan ni Lani sa mga mata. At sino ka para humindi? Sa akin si Dina, kaya hahalikan ko siya sa ayaw at sa gusto mo. Matapang nitong saad sa binata at agarang hinawakan ang mukha ni Dina at ginuso ang kanyang bibig upang halikan ng dalaga. Habang si Dina naman ay tila malabola ang kanyang mga mata habang nakatitig sa nguso ni Lani para sa kanya. Kay bilis ng pangyayari at hindi kayang pigilan ni Dina ang gagawin ng dalaga sa kanya. Para siyang naistatwa at natatakot siyang dumampi ang mga labi nito sa labi niya. Habang papalapit ang nguso nito ay biglang bumalik sa isipan ni Dina ang halik ni Richard sa kanya at wala siyang ibang tatanggaping halik kundi ang halik lamang nito. Sa taranta ni Dina ay napapikit na lamang siya ngunit walang labi ang dumampi sa kaniyang labi. Nang imulat ang kanyang mga mata ay nakita niyang nakaharang ang isang palad ni Richard sa tapat ng kaniyang labi. Napatingin siya sa binata ng buong pagtataka at ganun din si Lani. Teka nga lang, bakit ayaw mong halikan ko si Dina? May gusto ka ba sa kanya? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi lang gusto, kundi gustong gusto ko siya. Nakatali ang mga kamay namin dahil nakatakda kaming magpakasal sa isa't isa. At bago ng araw ng kasal namin, ay kailangan muna naming iposa sa mga kamay namin upang masigurado namin na matutuloy talaga ang kasal. Aniya sa dalaga habang si Lani naman ay nakatingin ng diretso kay Dina. Totoo ba ito, Dina? Lani, pasensya ka na pero totoo ang sinabi niya sa'yo. Pero hindi kita niloko at pasensya sa biglaan na ito. Gulong-gulo lang ako sa sarili ko noon at may gusto akong patunayan na akala ko ay ako. Kanina, nung gusto mo akong halikan, napagdanto ko na hindi ko pala kayang makipaghalikan sa isang babae. Hindi ko pala kayang ganun. Lani, pasensya ka na. Dapat ang maramdaman ko kanina ay saya habang gusto mo akong halikan pero hindi eh. Ibig sabihin nun ay hindi kita mahal. Wala pala akong nararamdaman para sa'yo. Paliwanag niya sa dalaga. Hindi tanggap ni Lani ang kanyang narinig kaya nag-walk out ito sa harapan ng dalaga. Nang matapos makipag-usap ni Dina sa dalaga, ay dalawa na lang ulit sila ni Richard. Hinawakan niya ang kamay nito ng buong puso. Richard, salamat sa pagpapaintindi sa akin kung ano talaga ang gusto ko. Salamat at naging ilaw ka upang matagpuan ko ang tunay na ako. Buong puso niyang sambit dito, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi niya kayang sabihin na may nararamdaman siya para rito. Habang si Richard naman
ay nakapako ang kanyang mga mata sa mga mata ng dalaga. Sa bawat tinititigan niya ang mga mata nito, ay nababasa niyang may nais itong sabihin sa kanya. Hinawakan niyang kamay nito ng napakahigpit. "Dina, actually," sambit ni Richard at hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. "Actually, ano?" "Dina, I don't know how to explain. I don't know where to start pero pakiramdam ko ay mahal kita. Pakiramdam ko ay mahal na talaga kita." Saad niya at kumunot ang noo ng dalaga. Mahal mo ko? How come na mahal mo ko, Richard? Parang kahapon lang ay halos isumpa natin ang isa't isa. Ako ha, huwag mo kong mapaglaruan." "Dina, I'm not playing. Suddenly I felt this obsession. Kanina, nung sinabi ni Lani na hahalikan ka niya, nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay gusto kong ako lang ang hahalik sa labi mo, wala ng iba. Yes, I've been dating a lot of women noon, pero hindi ko pa ito naramdaman sa kahit na sino. I never felt this kind of obsession sa ibang babae. Tanging sa'yo lang, Dina." "Mahal? Richard, kailan lang tayo nagkasama? Parang ang labo namang mahalin mo ako ng ganun kabilis." "Richard, oo. Aaminin ko na may nararamdaman akong hindi ko maintindihan para sa'yo. Hindi ko alam kung mahal kita o gusto ko lang ang pagkatao ko. Richard, nakakalito." "Hanggang kailan ka ba malilito sa nararamdaman mo, Dina? Love doesn't require long years to tell. Hindi kailangan ng mahabang taon. Sometimes, love only needs one day to be valid, Dina. Hindi ko na kailangan ng maraming araw at taon para masabi kong mahal kita. Ngayon pa lang isigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ituloy na natin to. Be my wife." Saad niya sa dalaga at napataas ang kilay ni Dina sa sinabi nito. Hindi dahil sa hindi niya gusto ang binata kundi dahil ang bilis naman itong magdesisyon. "Kasal agad? Eh hindi ko pa nga maranasan ng maligawan? Ngayon pa nga lang ako nakakaranas ng ganito tapos hindi mo pa dadaanin sa tamang proseso?" Reklamo niya rito at isang magandang ngiti ang sumilay sa labi ng binata. "Gusto mo palang dumaan sa tamang proseso. Sige, kasal muna ang unahin natin." Pilyon itong bigkas. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto ko ligawan mo ako." "How about, let's get married first, Dina. And after that, ay araw-araw kitang liligawan hanggang sa magkaroon tayo ng pamilya. Hanggang sa tumanda tayong dalawa." Malambing nitong turan sa dalaga at napangiti si Dina. "Tama ka. Love doesn't require long years to tell, Richard. Ngayon pa lang, ay masaya na ako sa piling mo. Wala na akong oras na pagdudahan pang nararamdaman ko. Sapat na tong kaligayahan na nararamdaman ko kasama ka." Aniya sa binata at hinawi ni Richard ang buhok nito. "I never expected that. I'm going to love the woman I once hated the most. Kung sino pa itong halos isumpa ko, ay ito pa pala ang babaeng ihilingin ko sa habang buhay." Malambing niyang wika at unti-unting inilapit ang kanyang muka sa muka ng dalaga upang halikan ito nang biglang isang boses ang nagsalita. "Pwede bang sa simbahan naganapin ang unang paglapat ng mga labi niyo?" Sambit ng Don Ernesto at naalarma ang dalawa sa biglang pagsulpot ng Don. Habang sina Dina at Richard naman ay lihim nang umitingiti dahil ang kanilang unang halik ay matagal nang natapos. Akmang magpapaliwanag pa ang dalawa nang inunahan sila nito. "Walang dapat ipaliwanag. Sinabi na sa akin ni Lani ang lahat." "Si Lani?" Takang tanong ni Dina sa ama. "Oo, alam kong minsan mong niligawan si Lani at naisip ko na muli siyang magpakita sa iyo. Nagbabakasakali ako na baka makatulong siya upang malinawan ka sa tunay mong puso. Hindi ko inaasahan na mas mabilis ko palang makukuha ang resulta. May asawa na sila ni anak at napakiusapan ko lang siya at natutuwa ako sa pagtulong niya sa akin. Higit sa lahat ay natutuwa ako sa inyong dalawa. Kanina pa ako kinakagat ng mga langgam dyan sa labas pero tinis kong huwag mag-ingay." Anito at masayang nilapitan ng dalawa tsaka inalis ang posas sa mga ito.
Richard, ingatan mo ang uni ka iha ko. Marami akong yaman pero siyang bukod tanging mahalaga sa akin at pinapaubaya ko ang anak ko sa'yo. Habilin pa nito sa binata. Don Ernesto, pangako, iingatan ko po ang anak niyo ng buong puso. Lahat pala talaga ng bagay ay may dahilan. Itinuro ako ng tadhana sa anak niyo. Napadpad ako dito upang mas makilala ang taong para sa akin. Si Dina'y magiging buhay ko at aalagaan ko siya ng buong tapang at pagmamahal. Simula sa araw na yon ay naging masaya ang dalawa sa bawat araw na sumapit. Gaya ng pinangako ay araw-araw nililigawan ni Richard ang dalaga hanggang sa naging asawa na niya ito. Nang ipinagbuklod ng Diyos ang dalawang puso ay agad itong nagbunga ng isang magandang sanggol matapos ng 9 na buwan. Kasalukuyang kinakarga ni Dina ang kaniyang anak habang si Richard naman ay nakayakap sa bewang ng kanyang asawa. Nakasablay ang kanyang muka sa balikat nito habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Mahal, may naiisip ka ba? Malambing niyang wika sa asawa niyang si Dina. Naiisip na ano? Isipin mo, kung nabasag mo itong alaga ko noon, edi sana wala kang magandang anak ngayon. Aniya rito at napahagalpak ng tawa si Dina nang maalala ang nakaraang panahon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.